Narinig mo na ba ito? Pag hindi ka nag-aral ng mabuti, ikaw ay mangangamote. Sa Tansa, Cavite, isang grupo ng entrepreneur students ang nangamote. Sa halip na sila ay mamasukan sa isang kumpanya para sa kanilang OJT, naisipan nilang gawing negosyo ang kamote. Ang business namin ay isa pong veggie crackers, gawa po siya sa kamote. Naging malutong, masarap at may tatlong flavors pa ang kanilang kamote crackers. Lutong. Sarap. At approved na approved ang kanilang guro sa kanilang naging produkto. Sa lahat ng mga pwede maging produkto nila, napili nila yung underdog na vegetable sa Pilipinas. Itong veggie crackers, very unique po siya and innovative. Mm-hmm. Kasi kumakain ka ng crackers, at the same time, healthy yung kinakain. Yeah. Nabalitaan namin na may mga farmers na sobra-sobra yung pagpuproduce nila. Umisip po kami ng paraan para matulungan sila sa pamamagitan po ng negosyo namin. At may mensahe pa si Ma'am kung paano yumaman. The best way para ikaw ay yumaman is magnegosyo ka. At saka pag naging negosyante ka, hawak mo ang oras mo, ikaw ang boss. Ayan, so isang sako ng napakabigat na kamote. Dito po sa Tansa, Cavite, isang grupo ng estudyante ang nangamote. So okay lang ba sa inyo mga mote? Okay na okay lang po. Future sa kamote. Ayan, so meron po silang negosyo. Ito pong kamote na ito ay kanilang naging negosyo sa kanilang course. Sa halip na po sila mag-intern, nagkaroon po sila ng sariling negosyo. Ang kamote crackers! Wagayway ang kamote! Wagayway ang kamote! Ako po si Efrem Kilomakosa, 4th year college entrepreneurship. Nagkakaroon kami ngayon ng isang negosyo na kung saan imbes na kami po ay mag-apply sa iba't ibang company, pinayagan kami ng aming school na gawa nila ng business imbes na mag-OJT po kami. Sa grupo po namin, anim po kami. Nag-start kami sa concept na ito sa pamamagitan po ng isa naming kagroup. Ang naisip po niya kasi niya noong una ay kalabasa, patatas. Nag-suggest po kami na nag-suggest hanggang sa napunta po kami sa sweet potato. Ang business namin ay isa pong veggie crackers, gawa po siya sa kamote. Dito po kami nagpa-production sa bahay po namin. Dito po yung bahay na may area na kung saan pwede po namin pagpatuyuan ng mga products po namin na crackers. Anim po kami sa grupo, tigsi 6,000 po kami kada isa. In a total po nun 36,000 pero ang gastos po namin na puhunan is 21,000 po. So ngayon ang percentage po ng ROI namin is nasa 70 to 75% na po. Hi, I'm Gerald Silaw. Sa akin po kasi nanggaling yung idea na gumawa kami ng crackers. Pero hindi pa po namin na-distinguish kung ano yung crackers na gagamitin namin. Me and my team, nagtulungan po kami hanggang sa natagpuan namin yung kamote na which is yung kamote kasi bago sa pandinig tsaka bago sa panlasa ng tao. Ako po yung nagsisilbing tagamasa. Sa pagmamasa po, dapat dandahan lang po yung paglalagay ng cornstarch kasi may mga times na pag minamasa mo siya, may mga buo pa siyang cornstarch sa loob. Kumbaga, hindi siya na hahalong maigi. Kailangan masahin siya maigi. Kasama ko ngayon, isang magandang binibini, si... Ako po si Raybel Luis Aguilar. Madalas po, nagmamolde po ako. Sa pagmamold po, kailangan consistent din po yung pagmamolde mo. Kasi po, pagpupangit yung pagkakamold ng mixture, nabibiak po siya. Binibilog mo lang para ka lang maglalaro eh. Para wala pong crack-crack. Sa pagpapakulo naman po, tubig lang po. Tapos kailangan yung heat niya is mababa lang. Pero bago po isa lang, kailangan kulong-kulo na po talaga yung tubig niya. Then pwede na po naming hanguin. Tapos papahupain lang namin yung init, then irerep po namin. Na sobrang hirap po ng naging proseso po ng pag-develop namin sa product namin. Kasi nung una po,
nasosobrahan po kami sa mga ingredients. Minsan naman po kinukulang, minsan malabnaw po yung pagmamasa. Hanggang sa ina-adjust-adjust po namin siya, pati na rin sa paglalagay po ng mga flavorings. Yung una po kasi sobrang alat, minsan sobrang tabang. Tabang! Ang kulang! Kasama ko ngayon ang magaling magprito. Lagi kong pinapalad ko kanina at kumukuha na ako si... Lude Rose Vivista po. Rose na lang po. Kakapangalan mo yung mami ko. So shoutout sa mami ko, si Mami Rose Dimapilis. Dadalang kita mamaya ng masarap na sweet potato chips. Kanina kurot na ako ng kurot nung habang nagpiprito ka. So bukod sa pagpiprito, ano pa ang iyong responsibility sa team? Sa amin po, ako po yung nagtatayo minsan na head sa production. Pero kadalasan po talaga, ang pinaka-main role ko po sa group namin is nasa kusina. Tagalaga po ng hamote, tas taga-prito po. Tas pagka minsan po, pag nagkakasayahan po kami, tagaluto din po ng pagkain namin. Ba, masarap pala kasama si Rose na may tagaluto na. Pero oy, sumunod kayo kay Ate Ludi nyo ha. Kasi siya daw yung nagbabantay sa inyo lagi kung may gagawin kayo. Sa team po namin, masasabi ko po na sobrang close po namin kasi bukod sa production namin, nagkakaroon din po kami ng mga banding-banding namin. Actually, last Christmas and New Year, nagkaroon po kami ng get-together with our group para po mas maging unite po kami sa isa't isa, mas makapag-open up. Every week po, nagkakaroon po kami ng kainan, salo-salo, para mas mailabas po yung mga ideas sa pagdating po sa negosyo. At ngayon naman, nakilala natin si Jacob Wenich. Yan, so Jacob, ano ba ang toka mo sa team ninyo? So yan, ang toka ko sa group namin, ako yung nag... lalagay ng mga flavorings sa crackers namin. Yeah. Meron kaming 3 flavors. Mm-hmm. Yung una ay yung cheese, barbecue, and then sour and cream. Yung product name ninyo, ano bang pangalan? So yung product name namin, J. Rogers, pinagsama-sama namin yung mga initial ng pangalan namin, ng name namin. Mm-hmm. Yung J doon, siyempre ako pinakamagaling sa amin. Jacob, yung R, Rowell and Rose, G, si Gerald, F, si Ephraim, yung R, si Raven. Yung S, parang dinagdag na lang namin yun kasi mas maganda pakinggan, gano'n. Lusong. Sarap. Ang kasama ko po ngayon si... John Rowell Tikayo. Yan. So, John, ano ba ang toka mo dito sa team? Ang tawa ko po dito sa team ay ako po yung taga slicer. So far, kamusta naman ang sales ng inyong produkto? Okay naman po, madami din po umu-order po sa amin. Mahulala yung lugar po like Iloilo, Caloocan, tsaka Bicol po. Yung production po namin na mababa, unti-unti na po namin siyang na-adjust para mas makapag-produce po kami na mas marami and makapag-offer po kami sa market ng mas marami pa po. Nung una, hindi po namin siya ma-provide agad. Since na-master na po namin yung production, mas nakapag-provide na po kami ng mas marami. Yeah, so ma'am, saan po tayo ngayon? Tayo po ay nasa Tresor Martires City College. Ako po si Anjanet Gutierrez, ang advisor ng J. Roger Crackers. Sila po ay mga BS Entrepreneurship student. So, ang part po ng curriculum ng ENTREP are yung business implementation wherein i-a-apply na po na nila yung kanilang mga natutunan. So, ito nga po yung napili nila, yung Veggie Crackers. Veggie Crackers, which is particularly kamote. Yes. Marami pong laging sinasabi sa mga eskwelahan, pag di ka nag-aral mabuti, mga ngamote ka. So this time around, okay lang daw sila mga mote. May sinabihan ka na bang estudyante, ma'am, dati na pag di ka nag-aral mabuti, mga ngamote ka? So far, wala pa naman. Yeah. Yeah. So kamusta naman, ma'am, ang cheese flavor? Yung parang usual na cheese flavor ng mga crackers na nabibili natin sa mga tindahan. Yung crunchy. Crunchy, tapos yung cheese flavor niya is nanunot din sa crackers. So next is, which one ito? Sour and cream. Yan, so titikman ko rin. Rinig na rinig nyo siguro yung crunchy ng uyani, ma'am. Yes. Masarap. Hindi siya masyadong maalat. Hindi po. Tsaka hindi rin siya sa akin, masyadong. Sakto lang yung lasa niya.
paano naman yung ano yung pagiging maasim yung sourness? Sakto lang din po yung sourness niya. Right, so 2 points na kayo. Yung last paano natin? Flavor is yung barbecue. Barbecue, yan. Ako rin makikitigan din ako. Crunchy talaga. Yep. Ano po ang pinaka parang honest to goodness na gusto niyo pang ma-improve sa after niyo i-try sa tingin niyo? Yung pagkakapare-parehos ng mga ano, shapes. Consistency ng sizes. Oo, yun. Yun chips. Lang naman. Yeah, mayroong may maliit, may parang ibang nadurog na. Pero yung lasa at saka yung texture, okay na ako doon. Alright. Packaging, so needs improvement pa din. So mas maganda yung mga parang foil pouch. Para mas easy dalhin kahit saan. Yeah. Sa mga gustong maging future entrepreneurs. So, open po si Tresi Martires City College. The best way para ikaw ay umaman is magnegosyo ka. At saka pag naging negosyante ka, hawak mo ang oras mo, ikaw ang boss. At magagawa mo yung mga bagay na gusto mo doon sa mga product or services na ino-offer mo. Ayan. So, coming from a teacher, a professor, kailangan po, matuto na tayo magnegosyo. Simula first year, magkakasama na kami kasi magkakaklase din kami. Hanggang ngayon, bali, 4 na taon na kaming mga naglolokohan, nag-aasaran, biruan. Pwede ko po bang ano, ibenta yung manager namin kasi single pa po hanggang ngayon. Minsan po, sa sobrang asaran, meron pong mga napipikon. Meron po nakaaway, pero di po pinapatuloy. Sir, ibenta yung pinakamadaldal sa amin. Totoo yun. Tatahimik lang siya pagka bagong palit yung brace niya. Kaso matindi, i-chat ka niya. Kahit magkatabi kayo. Yung pinakabata po sa amin, yung Raven po. Tama ba yun? Oo naman! Yung pinakamalakas po dito na ano, mga kasarin po, si Jacob po, yung pinakamayagang po sa amin. Meron po kasi kaming kagrupo na akala namin nung simula ng first year hanggang nung third year po, eh sobrang tahimik. Special kaya ano ako, special ako dito, ako yung pinakamagaling sa lahat eh. Special child. Agree ba kayo doon? Hindi po. Mayabang po kasi kaming lahat. Siya pala yung mas mayabang sa amin. Pag kasi magaling ka, okay lang magyabang. Pinakamalakas po sa amin kumain, si Rowell. Siya po yung maraming nakakain sa amin. Nag-aambag naman ba yung pinakamalakas kumain? Nag-aambag naman po. Minsan nga lang po. Ano bang plano mo? Jo-join ka pa rin ba sila pag pinalo nilang ituloy itong business? Oh, yes po. Since may ano nga po, may pamilya na ako, may anak na ako. Pangarap ko po talaga magkaroon ng business and maganda po talagang opportunity to na dire-diretso na namin. Ipo-pursue ko po itong business na po namin. After po ng graduation, plano po talaga namin ituloy po ulit. After nitong implementation, magta-try pa rin kami kasi nakikita namin yung potential doon pa lang sa sales. Itutuloy po namin to. Tsaka gusto po rin talaga namin makatulong sa mga farmers na nag-oversupply. Nabalitaan namin na may mga farmers na sobra-sobra yung pagpuproduce nila. Umisip po kami ng paraan para matulungan sila sa pamamagitan po ng negosyo namin. So ngayon po, open po kami sa iba't ibang farmers na magsusupply sa amin para makatulong po kami sa inyo and mas mabigay po namin yung purpose ng negosyo namin na to help farmers, not just to gain profit. Suportahan po natin ang produktong Pilipino, lalong-lalo na po ang ating mga farmers din na nagtatanim ng kamote. Ang mga estudyante na ito, okay lang sa kanila ang mga mote dahil agree sa agree!